Maraming salamat. Tila nabigyan ako ng lakas. Ngayon, may apat na moto ang Atomy, hindi ba? Ang unang moto ay Cherish the Spirit. Tayo bilang mga tao ay may laman at pisikal na katawan, hindi ba? Bakit sa tingin nyo na ang laman ay hindi nabanggit dito? Kahit hindi natin sabihin, ang lahat ay nagmamahal sa kanilang katawan. Nakatuon ang ating pansin sa ating katawan. Kaya para maging balanse, kailangan nating mahalin ang espiritu at kaluluwa. Dagdag pa dito, ang espiritu at kaluluwa ang totoong kakanyahan. Pag sinabi nating cherish the spirit, ibig sabihin ang tao ay hindi dahilan ng katapusan, kundi sila dapat ang ating pinakalayunin. Kung kaya, ang trabaho ay nagiging daan para sa ating espiritu. Kung gayon, hindi Atomy ang layunin ng kumpanyang ito. Kung isipin, ang Atomy ay pawang daan lamang para sa ating espiritu. At ang kumpanyang ito ay nabubuhay para sa mga tao. Hanggang ngayon, karamihan sa mga kumpanya ay sumusunod sa ibang konsepto. Ginagawa ng mga kumpanyang ito ang kanyang sarili bilang layunin, kung kaya't ang mga taong nagsasakripisyo at nagiging daan ay ang konseptong gamit ng mga negosyong ito. Ngunit, hindi ito ang ginawa ng Atomy mula simula pa lang. Sa halip na pagtuunan ng Atomy ang kanyang sarili, pinahalagan natin ang mga tao na naging dahilan upang marating ang Atomy ngayon. Kaya ang pinagtutuunan natin ay ang mga tao. May kaugnayan ang Atomy sa iba't ibang tao. Sa loob nito, ang Atomy ay binubuo ng mga executives at mga staff. Sa Atomy, tinutukoy silang mga internal members. Sumunod dito, ang ating mga miyembro. Ang pangatlong grupo ay sumasaklaw sa mga bumibili ng produkto na tinutukoy nating mga consumers. Pang-apat, meron tayong mga subcontractors na nagdadala ng produkto sa atin. Kung gusto nating naging technical, ang iba ay katulad ng institusyon ng gobyerno. Ito ang iba't ibang kaugnayan na meron tayo. Sa Atomy, hindi lang tayo tungkol sa pagkuha ng kahit ano sa mga tao. Pagkos, kailangan nating pagtuunan ang pagbibigay ng mga bagay sa kanila. Halimbawa, ang mga executives at mga staff ay kailangang magbigay ng mas magandang sweldo kaysa sa iba. At sa katapusan ng taon, nagbibigay tayo ng mga bonus. Nagbibigay tayo ng mas marami sa mga nagsisikap at kaunti sa mga hindi. Dahil kung pare-pareho ang halagang nakukuha ng lahat, ang mga nagsisikap ay hindi na magtatrabaho tulad ng dati. Datapat nagbibigay tayo ng bonus base sa nagawa, ginagawa natin ang ating makakaya upang bigyan sila ng mas mataas na sweldo kaysa sa iba. Biglang, kapalit, kailangan nilang matapos ang trabaho na nangangailangan ng 5 hanggang 10 tao. Hindi ibig sabihin nito na kailangan nilang mag-overtime o mahabang oras. Ibig sabihin, kailangan nilang maging mahusay at matalino tungkol dito upang ang trabaho ng 10 tao ay makukumpleto. Hindi lang sa napapanahong paraan, kundi sa huli ay matatapos rin ito. Kung kaya dito patungo ang Atomy, paano naman ang mga miyembro? Habang ginagawa mo ang negosyong ito, binibili mo lang ang bagay na kailangan mo mula sa supermarket, TV home shopping at internet shopping malls. May nawawala ba sa inyo? Wala. Dahil maganda at abot kaya ito, hindi ba? Ang ginagawa mo lang ay bumili ng mga kailangan mo sa Atomy. Dahil hindi ka nakakaranas ng pagkalugi, sasabihin mo sa iyong kapamilya at mga kaibigan na subukan din nila. Wala ring mawawala sa mga mamimili ito, hindi ba? Kung kaya kailangan mong tiyakin sa pamamagitan ng pagsubok nito, maaari mong matukoy kung malulugi ang iba o hindi. Sa pamamagitan ng pagiging mamimili at pagtiyak kung maaari pangbilhin ang mga produkto kahit na hindi gawin ang negosyo.
Magpapasyahan mo ba ito? Siyempre! Kapag nagawa mo ito, kailangang magkaroon na ka ng kumpiyansa sa sarili at tiwala sa iyong desisyon habang sinasabi mo ito sa iba. Kailangan din nating ibahagi ito sa mga mamimili. Hindi nagninegosyo ang Atomy sa gastos ng ating mga subcontractors. Walang kumpanya ang nabigo habang katrabaho ang Atomy. Sa totoo lamang, maganda ang kanilang takbo. Layunin nating magkaroon ng magandang kaugnayan sa kanila upang patuloy silang lumago. Sa halip na maganda ang takbo sa pamamagitan ng karagdagang gastos, isang patas na tubo ang nakatalaga upang makita ito. Magbibigay ito ng daan para sa mga subcontractors upang makukuha ng kita kapag nakatanggap ng buwan ng sahod ang mga katrabaho nila. Magagamit nila ito para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin na makakatulong sa mga nagtatrabaho sa mga lokal na pagawaan. Tinatawag itong backward linkage effect. Kahit na nakapagbibigay sila sa atin ng produkto, nakakatanggap din sila ng benepisyo dahil sa Atomy. Dagdag pa dito, kung gagastusin ng kanilang pamilya ang pera, ang mga tao sa kanilang lokal na lugar ay mabubuhay. At ito ang magpapatuloy sa prinsipyo ng pagpapadami. Pagkatapos sa ating pagsisikap, nagbabayad tayo ng buwis sa gobyerno dahil kailangan natin ng matatag na bansa. Kaya, sinusuportahan natin ang bawat isa. At wala dapat nang kikita sa kawalan ng iba. Kailangan balanse rin ang distribusyon sa mga grupong ito. Kung kaya ang prinsipyo ng ating pundasyon ay binubuo ng katauhan, bilis at pagkabalanse. Ang distribusyon ay may kaugnayan sa konsepto ng pagkabalanse. Kung ang distribusyon ay nakasandal sa isang bahagi, magdudulot ito ng mahirap na buhay para sa iba at saka ayon sa law of the minimum. Lahat ng mga bagay ay nakabase sa taong may pinakakonting tinatanggap. Kaya, ginagawa ng Atomy ang lahat upang magkaroon ng balancing distribusyon. Ang mga taong nakaugnay dito ay magkakaroon ng disenteng pamumuhay. Nasusuportahan ang kanilang mahal na pamilya, nakakapagbigay ng edukasyon sa kanilang mga anak, at natatamo ang kaligayang kanilang inaasam. Dahil ang Atomy ang nagiging paraan upang maging posible lahat ito. Ang pangalawang motto ay create the vision. Ngayon, ang vision ay may malakas na kapangyarihan. Ngunit may ugali tayong hindi gamitin ang kakayahang ito. Hindi man lang natin nagagamit ang maayos ang 1% o 2%. May mga taong nangangarap ng libo-libo o milyong-milyong mga tao. Subalit dahil sa hindi nila kayang hawakan ang relasyon sa pagitan ng sponsor at partner, kailangan nilang ibigay ang lahat upang mabuhay. Nangyayari ito kung ang iyong bisyon ay masyadong makitid. Kung kaya, kapag tinatalakay natin ang tungkol sa bisyong ito, tinutukoy natin ang kakayahang lumikha ng bagong bagay. Halimbawa, sabihin nating nangungupahan ka. Tinatawag mo itong tirahan, ngunit ito ay 700 square feet o 1,000 square feet. Kung gusto mong palitan ito ng 3,500 square feet na tirahan kung saan mamumuhay ka ng komportable at hindi ka mahihiya, at imbitahan ang iyong mga bisita, nagiging posible lamang ito kung meron kang bisyon. Mababago ang iyong buhay kung magbabago din ang iyong pag-iisip. Higit pa dito, walang punto upang isipin ang kasalukuyan. Dahil ang nakikita mo ay siyang makukuha mo. Kung gayon, kailangang isipin nyo kung hindi nakikita. Kahit na nininiraan kayo sa maliit na inuupahan, kailangang isipin na lilipat ako sa bahay na nasa mayamang lugar. Ganyan ang paraan sa paglikha ng bisyon. Ang pangatlong motto ay follow the faith. Ang salitang faith ay nangangahulugang paniniwala sa di nakikita. Pati sa Biblia, tinatanong, naniniwala ka ba dahil nakita mo ako?
kung nakikita natin ang Diyos walang punto upang sabihin sa iba na maniwala. Mangmangang mga tao na naniniwala ng mga nakikita lamang ang umiiral. Kung gusto mong maging matagumpay at mayaman, kailangan mong ilarawan ang di nakikita. Tuwing nakaupo ka sa maliit na pau-paahan, kailangan makita mo ang iyong sarili na nasa bahay sa isang mayamang lugar. Kaya ang pananampalataya ay nangangahulugang makita ang di nakikita. Hindi lang kailangang ilarawan ang di nakikita, kundi tumayo ng matuwid at sundin ang pananampalataya, lumikha ng bisyon sa pagkakaroon ng kaisipan katulad nito. Gusto ko magkaroon ng balansing buhay. Gusto ko makatulong sa mga nangangailangan upang wala sa mga nasa paligid ko ang mabubuhay sa hirap. Sa Korea, may kwento tungkol sa mayamang pamilya Choi sa Gyeongju. Sinabi nilang aalagaan nila ang sinumang nagugutom na tao sa lugar. Kaya pinangarap nilang walang sino mang nasa 25 milya ang magugutom. Yan ang kanilang iniisip na naglikha ng kanilang bisyon. Pinanindigan nila ito at sinundan ito. Dahil marami sa inyo ang nakapagsulat sa tungkol sa balansing buhay na gusto nyo para sa inyong pelikula sa life scenario, kailangan nyong manindigan at sundin ang pananampalataya. Kahit sa karamihan sa inyo ang gumawa nito, habang kayo ay narito, babalik kayo sa realidad pag alis nyo dito. At saka kapag nakakilala kayo ng taong negatibo, lalong-lalo ng mga taong malapit sa inyo, mabilis din kayong matatauhan. Kailangan pigilan nyo ang inyong sarili na bumalik sa realidad. Ang pananampalataya ay paniniwala sa di nakikita. Kung gayon tumayo ka sa taas ng di nakikita at patuloy na ipakita ang iyong vision sa mga nasa paligid mo. Sa pamamagitan ng pagsabi ng kikita ako ng 30,000 dolyar kada buwan, nakikita nyo ba ang perang ito ngayon? Hindi nyo lamang dapat nakikita sa iyong isip na kumikita kayo ng ganito, kundi kailangan nyo rin ipatuloy na sabihin sa iba ito. Maaring sa una ay hindi ka paniniwalaan, ngunit maglaon at maniniwala din sila. Kung maniniwala ka na kumikita ka ng 30,000 dolyar o 50,000 dolyar kada buwan, magkakaroon ka ng pambihirang lakas. Makakapagtrabaho ka kahit wala kang sapat na tulog. Ang mga leader ng Atomy ay hindi biglaang naging leader. Ginawa nila ng negosyo araw at gabi. Lumalabas pa rin sila upang gawin ang negosyong Atomy. Normal sa kanila ang magtrabaho hanggang alauna hanggang alas dos na madaling araw. Lumalabas sila upang ipaliwanag ang negosyo hanggang alas tres ng umaga. Mabilis na maligo at pupunta sa susunod na tao. Magagawa mo lamang ito kung talagang naniniwala ka, nakikita ka ng 35,000 dolyar kada buwan at panindigan ang iyong palikula at misyon. Kapag nakikipagkita sila sa kanilang mga kaibigan, nasasabi nila na, "Uy, ilibre mo naman ako ng tanghalian. Dahil may maganda akong impormasyon para sa iyo." Dahil sa lakas na kakuha nila sa kanilang paninindigan, sa kanilang paniniwala, nakikita sila ng 30,000-50,000 dolyar kada buwan. Kaya kapag nilikha mo ang iyong bisyon at manindigan sa pamamagitan ng pagsunod na pananampalataya, magagawa mong makatotohanan ang iyong paniniwala. Tinutukoy ito ng maraming tao na pananalig. May pananalig ka kung may kumpiyansa ka sa iyong pag-iisip. Ang pananalig at pananampalataya ay makakatulong sa iyo dahil pareho itong may kaugnayan sa paniniwala sa iyong bisyon. Kung ganoon, ano ang paniniwalaan mo? Sa halip na isipin ang baluktot na gulo ng realidad, kailangan mong lumikha ng iyong bisyon ng balansing buhay na iyong inaasam at sundin ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng paninindigan. Kung gusto mong magkatotoo, ito ang batas ng tagumpay. Ang motto ng Atomy, ang buod ng lahat na ito. Ang huling motto ay serve in humility. Ito ang simpleng klase ng ugali na kailangan mo. Tinutukoy nito kung paano natin dapat dalhin ang ating sarili kahit na nasa taas ang iyong bisyon. Kailangan mong babaan ang iyong sarili at magpakumbaba. Kailangan mong pahalagahan ang mga tao sa iyong paligid.
Sa halip na sila'y ipagwalang bahala o matain, hindi mo lang dapat pahalagahan ang bawat tao. Kailangan mo rin silang pagsilbihan ng may pagpapakumbaba. Kailangang babaan mo ang iyong sarili sa abot ng iyong makakaya. Kapag mapagpakumbaba ka, mas malayo ang iyong mararating. Katulad ng isang spring na mas tumataas ang talon kapag mas tinutulak mo ito pataas, mas mataas ang mararating mo kung nagpapakumbaba ka. Huwag kang maging arugante. Sa pagsilbi ng may pagpapakumbaba, matatanggap mo ang pagkakamali ng iba at magkakaroon ka ng puso upang patawarin sila. Dagdag pa dito, matutunan mong tumanggap ng pagkalugi, isang bagay na kailangan mong gawin, kundi lagi kang mamimighati. May mga magagaling na tao na nag-iisip, hinding-hindi ako malulugi. Sino sila para gawin ito sa akin? Ang mga taong ganito ay may posibilidad na magiging sakim. Ang mga nakakatanggap ng pagkalugi ay kadalasang mga mabubuting tao. Kung gayon, magiging sakim ka man o mabuti, ay depende na kung paano mo tanggapin ang pagkalugi. Kung buo mong tanggapin ito, magiging mabuti kang tao. Ang mga taong nag-iisip na hindi ko matatanggap ang pagkalugi, sa totoo lang ay hindi magkakaroon ng mas magandang buhay sa huli habang binababaan mo ang iyong sarili at maging mas mapagpakumbaba. Matatanggap mo ang pagkakamali ng iba. At mapapatawad mo sila sa kanilang maling asal. Kaya malugod niyong babaan ang iyong sarili. Hindi pa ako nakakakita ng taong matagumpay sa pamamagitan ng pagiging arugante. Hindi mo pwedeng isipin na paano ako naging Sharon Rose Master ang magbibigay ng kape. O dahil ako ang Sharon Rose Master, ikaw dapat ang maglinis. Paggawa mo ba ito sa akin dahil Sharon Rose Master ako, mahirap maabot ng mga taong ganito ang tagumpay. Narinig niyo ba si Dr. O na talakayin kung paano niya inilabas ang basura? Ginusto ba niyang siya mismo ang magtapon ng basura? Ginawa niya ito kahit na ayaw niya. Kapag babaan mo ang iyong sarili, magagawa mo rin ito. Upang maging mapagpakumbaba, kailangan mong matutunan kung paano tumanggap ng pagkalugi. Ibig sabihin, kailangan mong isipin kung paano ka makakapagbigay. Kung mabubuhay ka na nagbibigay sa iba, kahit na makaranas ka ng maliit na pagkalugi, iisipin mong tatanggapin din lang nila, kaya di naman ito makakasira siguro. Mapapanatag ang loob mo kung matatanggap mo ang katotohanang nangyari ang pagkalugi. Kailangan lagi mong isipin na maaari kang malugi. Halimbawa, kapag tinitiketan ako, hindi sumasama ang loob ko. Dahil mula noong binili ko ang aking sasakyan, alam ko na maaari akong mabigyan ng ticket kahit na magaling akong driver. Sasabihin natin hindi mo alam na pumarada ka sa no parking dahil hindi ka tinikitan noon. Ngunit dumating ang panahon na tinikitan ka, tila isang bagay na di mangyayari. May mga ibang tao na iiyakan ito. Ngunit kung may sasakyan ka, laging posible ang sitwasyong ito. Katulad ng pagbili ng gasolina, pagpalit ng langis at pagbayad ng insurance, kailangan mong idagdag ang posibilidad makakatanggap ka ng tiket sa iyong gastusin. Sa una pa lamang, kailangan mong kwentahin ang iyong gastos, isang kaluwagan kung di ka makakatanggap nito, at isang bagay na isaasahan kapag binigyan ka. Yan ang aking iniisip kahit nung ako ay naghihirap. Hindi ako nagre-reklamo at umiyak nung makatanggap ako ng tiket. Kailangan matanggap mo ang mga pagkaluging ito. Kung gusto mong maging mapagpakumbaba sa halip na sarili mo ang iniisip, kailangan mong unahin ang mga tao sa paligid mo. Kailangan mong maging maalalahanin sa iba. Ang pinakamagandang ehemplo na gumawa nito ay si Hesukristo. Noong hinugasan ni Jesus ang mga paa ng kanyang mga disipulo, sinabi niya, gawin mo sa iba ang gusto mong gawin nila sa iyo. At sinabi niya sa kanyang mga disipulo na hugasan ang kanilang mga paa. Sa halip na hugasan ang sarili mong mga paa, kailangan mong gawin ito sa iba. Ang paa ay hindi pinakamababang bahagi ng katawan. Ito rin ang pinakamadumi. Kaya kahit na nakikita natin ang mga pagkakamali, ang mga mantsa, lahat ng mga bagay na madumi, imbes na maghinanakit, kailangan mong tanggapin ang mga kakulangan na ito bilang bahagi ng proseso sa paglinis sa makatuwid. Bukas dapat ang iyong puso sa pagtulong sa
sa iba sa pamamagitan ng pagganlong sa kanilang pagkakamali at paglinis sa lumi. Kapag ginawa mo ito, lalapit ang iba upang puntahan ka. Lalapit ang mga taong ito upang takpan ang iyong mansa at hugasan ang putik na meron ka. Hindi mo basta hugasang maigi ang iyong paa at punahin ang mga pagkakamali ng iba sa pagsabi ng... Bakit ganyan ka? Dahil hindi yan paninilbihan na may pagpapakumbaba. Kapag itinago mo ang pagkakamaling ng iba at hugasan ang putik sa paa ng iba, madudumihan ang iyong mga kamay. Ngunit kailangan mong magpatuloy. Ang basehan ng pag-uugali ay nag-uugat sa pagpapakumbaba. Ibig sabihin, kailangan mong manilbihan na may pagpapakumbaba. Kadalasang maraming CEO ang di nagbibigay ng madamdaming lecture na pagpapawisan sila. Hindi ko nakikita ang aking sarili na nakataas sa inyo dahil ako ay nasa entablado. Sinasabi pa rin ng mga leader ng Atomy na dahil magaling kang magsalita, ikaw dapat ang gagawa ng mga lecture na ito. Kaya sinasabi ko sa kanila, okay, marahil tama kayo. Kaya nasa entablado ko at nagsasalita habang pinapawisan. Ang paninilbihan ng may pagpapakumbaba ay tungkol sa pagbaba ng iyong sarili at sundin ang mga kailingan. Kung sasabihin nilang hindi ko gawin, susunod ako at bababa ako. At sasabihin kong naiintindihan ko, sabay upo. Karamihan sa mga CEO ay di nagbibigay ng maramdaming lecture hanggang nawalan ng boses. Sa halip, akit sila dito at sasabihin, mga minamahal kong miyembro ng Atomy. Nagbibigay sila ng 5 minutong pagbati pagkatapos ay alis na sa entablado. Ngunit sa Atomy, ibubuhos ko ang lahat sa aking mga lecture. Dahil sinasabi ng mga leader na magaling ako dito. Maraming salamat sa iyong pagkikinig.